Hello guys, welcome back to Fedslin Tech. Sa video na to, sasagutin ko ang mga common problems na na-encounter natin sa pag-access ng router. Ang router na ginamit ko dito sa video ay ang AN55060 4FA with software version 2646. Ganto siya. Pero applicable naman ito sa ibang PLDT routers except the password. Una, kapag nag-access ka ng IP address, may dalawang possible problem ka na pwede mong ma-encounter. Ito ay ang site cannot be reached or your connection isn't private. Kapag site cannot be reached, make sure na sa IP address merong S sa HTTP. Ito yun. Dapat may S siya. Dapat kasi secure ang connection kapag itong router ang gamit mo. Meron namang router na hindi na kailangan ng secure connection, kagaya nito. At yung isa naman, your connection isn't private. Or yan, potential security risk tayo. Depende kasi sa browser na gamit mo. Click mo lang itong advance. And then accept the risk and continue. Ayan. Pangalawa, kapag magla-login ka na ng admin PLDT account, ay dapat nasa administrator page ka. Itong login page kasi na ito ay para lang sa basic admin. Ito yung may username na admin. Pag dito mo kasi nilagay ng admin PLDT, sasabihin sa'yo, username or password error. So, paano pumunta sa administrator's page? Sa IP address, lagyan mo lang sa dulo ng FH. Ang default password pala na ito ay para sa version 2646 ng ganitong router at version 2684 ng ganitong router naman. So, ito po ang default password ng admin PLDT account. Pero bago mo malagin yan, dapat na-enable mo muna ang web admin switch sa Fiber Home Super Admin account. Ito naman po ang username and password. So, ilagin muna natin ang Fiber Home Super Admin, username, and then yung password. Punta lang po sa debug switch. Web admin switch. Click enable. Dapat, maklik mo itong apply para masave mo ang changes. And then log out. Pwede mo na ngayon malaging ang admin PLDT. Kapag username and password error pa rin na nakalagay sa pag-login mo ng admin PLDT, ibig sabihin yan, napalitan na ang default password ng administrator account mo. Ang pwede mong gawin dyan ay i-hard reset mo ang modem. Meron po akong separate video kung paano mag-hard reset ng PLDT modem. Pangatlo, paano makakonect sa 5G? So, ganito yan. Kapag hindi mo makita ang 5G Wi-Fi name sa Wi-Fi list mo, ibig sabihin hindi ito supported ng phone mo, ng laptop, or any wireless device mo. Or pwede rin namang naka-disable ang Wi-Fi radio. Paano ba enable ito? Sa network, basic, ito yung 2.4G. Ito yung radio on and off. Kapag naka-off, totally wala kang masasagap na Wi-Fi signal. Ito yung sa 5G. Dapat ang nakalagay dito ay radio on. So, paano naman gawin ito sa mismong router? So, sa likod ng router, meron kang makikitang
WLAN1, ito yung for 2.4G, at WLAN2, ito naman yung 5G. Ilong press mo lang 5 to 10 seconds para ma-disable or enable ang Wi-Fi network. So yun lang po guys. Comment lang po kung may iba pa kayong katanungan. Kung kailangan nyo naman ng default password sa ibang PLDT modems, meron po akong video para dyan, pakicheck na lang po sa channel ko. Sa mga new viewers ko po dyan, please subscribe and like, and pakiclick lang po ang notification bell. Thanks guys!